Naiiyak na talaga ako. Sige na. Hi guys, it's Faith again and welcome back to my channel. Today, Javi will be joining me to review a new skincare product for you guys. And let's call him in. Javi, come on, come on. Sandito na siya. Hi. Hi. Use it properly. Ayan. Medyo matagal-tagal na kasi si Javi na hindi nakapag-guest sa channel ko. So, I invited him today sa video na to. Kasi, we did a review, I think, last year about the Bentonite Healing Clay Mask pala. Di ba na-try mo yun, Javi? Yung green na mask. Tapos, every time I tried that, every time na ina-apply ko yun, talagang dinadamay ko si Javi. Minsan, twice a month namin yung ginagawa, ganon. Tapos, talagang dinadamay ko siya lagi, di ba? Always. So, ayun, magsalita ka muna sa kanila. Ako sa amin. Saan na kayo? Hi, ganyan. Hi. So, today, we are going to review this one. And then, ito, pinadala sa akin ng WGE Asia. So, this is the Ancient Secret Bentonite Healing Clay Mask. In-invite ko si Javi dito kasi na-try niya na and na-try ko na din yung original na sobrang sikat na clay mask. Kumbaga, dalawa kaming magre-review sa inyo guys kung talagang dupe ito with that. And palagi kasing sold out yung original na clay mask. So, if dupe man ito, then pwede niyo nang itong bilhin guys kung hindi niyo yan mabibili. Dito pa yung makeup ko guys, hindi ko siya tinatanggal kasi sayang naman yung makeup ko today. At least kahit sa introduction, maganda ako. Di ba, Javi? Always, ano ang maganda eh. Habi, magsalita ka naman. Nahihiya siya. Hindi pa rin siya sanay. Hindi kasi siya lagi sa channel ko. So anyway, tatanggalin ko na yung makeup ko guys. So we can start. So ayan guys, natanggal ko na yung makeup ko. And tinay ko na yung buhok ko para prepared na tayo. So, andito na nga yung Bentonite Healing Clay Mask. Tapos, pwede mo itong i-mix with water or with apple cider vinegar. But for today, yung apple cider vinegar, andito siya. Sobrang laki. So ikaw Habi, saan yung gusto mo? Yung mix with water or mix with apple cider vinegar? Kasi you've tried both. Ikaw, for you. Alin yung mas prefer mo? Mas okay yung ano? Yung apple cider vinegar. Kasi nga lang may amoy yung baho. Ang baho. Ayaw niya ng baho noon guys. Kaya kapag dinadamay ko siya noon, parang hate na hate niya. Mas prefer ko din yung apple cider vinegar compared to water kasi feeling ko mas potent yung clay mask. Mas effective siya if mixed with apple cider vinegar. I prepared a plastic here. Hawakan mo muna, Javi. A plastic here with plastic spoon and then nandito yung brush. Kasi yung bentonite, bawal siyang ma-touch with any metal, guys. Kasi ma-reduce daw yung effectiveness ng bentonite. Ganun yung andito sa instructions. Even doon sa original clay mask. So, let's open this one. And ayan yung clay mask, guys. As you can see, pare-pareho siya nung sa original na clay mask. Pero wala itong amoy, Javi, no? May amoy ba? Wala. I think walang amoy din yung original. Yung nakakapagbigay lang ng amoy is the apple cider vinegar. I'm gonna get one spoon or one scoop. Ayan. One tablespoon. Dahil dalawa kami ni Javi, dalawa din. Dalawang tablespoon yung kunin ko. Ayan. This will last you for, I think, 3 to 6 months. Depende sa ilang beses siya ginagamit. Usually, kasi once a week yung recommended use nito. Kasi if you use this twice a week, it will dry out your skin. Let's mix it with the apple cider vinegar. So, imimix ko muna itong apple cider vinegar. Dalawang scoop kasi yung kinuha ko. So, dalawang scoop din ng apple cider vinegar yung imimix natin. Okay. That's one. And then, that's two. Mix mo, Javi. Same lang yung amoy. Feeling ko na parami tayo ng apple cider vinegar, Javi, no? Ito lang. Masyado siyang wet. So, let's add like a little bit of the bentonite healing clay mask. Kasi it's too liquidy. And I think hindi dapat ganyan. So, mag-add tayo. Konti. Ah, sisi. More. Say okay. We added like half a scoop. Para lang medyo malapot siya kasi it's too liquidy. Pakita mo sa kanila after, Javi, ha? Yan, yeah, parang naghahalo ng semento. Pero eto, brown yung color nung sa original is green. Siya green. Parang siyang, gray. Gray? Parang siyang kulay ng semento. Ito, ang peanut butter yung kulay.
So sabi ni Hubby, eto, parang peanut butter daw yung kulay. Yung sa Bentonite Healing Clay Mask, green siya paglapat mo sa mukha. Pero sabi niya, para daw ang cemento yung kulay, para daw gray. But for me, it's green. Feeling ko magdagdag pa tayo yung Hubby. Tama na ba yan? Brown. So, alam na ni Hubby kung paano to gagawin kasi ilang beses na namin itong ginawa. Meron siyang para ano, yung black na particles. Oh. Para siyang cookies and cream, yung texture ng cookies and cream, yung maitim-itim yun. Wala naman ako nakikita dyan na may maitim. Meron. Pero pag spread, meron na? Tsaka manipis lang siya, hindi siya tulad ng yung reviews na makapal. Ito manipis lang. Yun. Manipis lang. 2.5 scoop na inalagay natin, no? Masyadong malakas yung amoy ng apple cider. Mas kaya ko kasi yung sa original Hubby. Ito super matapang yung amoy. Parang ano Hubby? Masyadong malakas. Huwag mong ilagay sa my nose ko. Kasi parang naiiyak ako eh. Huwag sa mata ha. Tama na Hubby. Parang naiiyak na ako. So, ayan siya, guys. So, talagang liquidy siya. Kita nyo ba? And, mahapdi siya sa mata. Parang nakakaiyak. Unlike the original, kayang-kaya ko yun eh. Okay. So, may konting natira pa. Ilagay natin to kay Hami. Umiiyak na ako. Mahapdi, no? Sa mata. Parami ata tayo sa apple cider, Hami. Ayan. Freeze them. So, ayan. Yung sa akin, guys, mga 2 minutes na ata yung nakaraan. Nakalipas pala. Medyo naiiyak pa rin ako. Medyo mahapdi siya sa mata ko. Ikaw, Hubby, anong masasabi mo? Mahapdi. Mahapdi? Compared to the original? Mas mahapdi ito kasi galing ako sa init kahapon. Nabilad ako eh. Tapos nagmumusuka. Sakit. Yung sa akin naman, medyo mahapdi ng kaonte. Like, parang may cooling effect lang. Ano ba to? Tapos masakit siya sa mata. Masakit siya sa mata. Hubby, no? Siyempre, apple cider tapos yan, may chemical yan. Kumbaga yung pag-evaporate siya. Masakit. Masakit? Masakit sa mata. Hindi mo na kaya? Ako, kaya ko pa naman. We are going to leave this for 15 minutes sa mukha namin. 12:55 na, guys. Ano lang to? 15 minutes lang muna. So, babalik kami at 1:10 to rinse this off. So guys, si Hubby, tinanggal niya na yung sa kanya after mga 5 minutes kasi hindi niya na kaya. Mahapding-mahapding na talaga sa mukha niya. Ako kaya pa naman. It's still 1:07, so may 3 minutes pa bago mag 15 minutes. Pero yung nakalagay sa instruction nito is 10 to 20 minutes mo lang siya ilagay sa mukha mo and then you rinse it off. Yung sa akin, more than 10 minutes na, 3 minutes more para maging 15 minutes. So I think okay na to tanggalin, guys. Yung hindi pa pala dry, eto na lang na areas. Yung some areas dry na siya. And alam nyo ba, mas grabe yung pulsation dito compared to the original. Talagang mafe-feel mo na hinihila yung mga dumi sa mukha mo. Parang ganun. Talagang binavacuum yung mga dumi sa pores. Ganun yung feeling niya. Mas matapang to compared to the original. I don't know why. Maybe because naparami tayo sa vinegar. Or ano, 2.5 tablespoon na kasi yung nalagay namin. Tapos 2 tablespoon lang ng apple cider vinegar. And ganito na siya katapang, guys. So, if you have sensitive skin, medyo nahihirapan ako magsalita kasi per na-tighten na. If you have sensitive skin, then hindi ko ito mare-recommend. But if you have like normal skin and acne-prone skin, kasi this claims to really heal pimples and acne, so go for this one, guys. Kasi talagang mahihila niya, feeling ko lang ha, mahihila niya lahat ng dumi sa mukha mo. Aliho kasi kami kahapon sa swimming pool, tapos na sunburn, tapos matapang masyado kaya mahapdi siya kaya tinanggal ko na. Kaya pagpansin nyo, medyo ano siya, sinilagyan na lang niya ng ano. Nilagyan ko na lang siya ng aloe vera, kasi guys, kasi umapdi na yung buong mukha niya. Maybe because na sunburn siya kahapon. So thank God for aloe vera. So let's rinse this off na. Okay ka lang? Okay lang. It's already 1:09, so it's time to rinse this off.
So ayan guys, I'm alone now kasi si Happy, ayan, chachay niya nung sumali. So eto na yung mukha ko after rinsing. This one, mas madali siyang i-rinse kasi mas mabilis siyang matanggal sa mukha mo compared to the original. Yung original kasi talagang kapit na kapit siya sa mukha mo. Mas madali siyang i-rinse kasi nga manipis siya. Yung original kasi talagang makapal siya guys. It will really form a paste. Eto nga, kahit marami na yung nilagay namin na clay mask, manipis pa rin siya. And the same yung effectiveness niya with the original. Eto nga lang, mas matapang talaga. Hindi naman super nag-red yung mukha ko ngayon. Sobrang smooth hawakan ng mukha ko. Sobrang linis. Tapos yung nakalagay kasi dito, you have to prepare a moisturizer kasi nga nakaka-dry ito ng skin. Lalo na kapag if you use this constantly, like more than once a week. So if you use this twice a week, talaga magde-dry yung skin nyo. I prepared this ALOE VERA mist. This is also from Suyun, from the same brand. I really love this mist. So ito na yung ipiprepare ko for this. So mag-apply na tayo. Ayan. If you ask me, this is the dupe to the original Bentonite Healing Clay Mask that looks like this one. Yes, I would say it is a dupe, guys. It's really a good dupe. Yun nga lang, eto feeling ko mas matapang siya. Ganon. So, if you have sensitive skin, marerecommend ko na gumamit na lang kayo ng tubig than the apple cider vinegar. And 10 minutes lang, okay na siya. Kasi mas grabe yung pulsation na feel ko dito compared to the original. Hindi siya ma-update na parang nababurn yung skin mo guys. Mahapdi siya na yung parang nagka-cut ka lang ng onions na naluluha yung mata mo. Parang ganun lang yung feeling. So, I'm gonna give this one a thumbs up guys. So, that's it guys for today's video. I hope you enjoyed it. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up. Comment and subscribe to my channel if you haven't yet. And also, please don't forget to click that bell button so you're not gonna miss any of my videos. That's it guys. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye guys! God bless everyone! Mwah!